Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating sarili para sa banal na pagdiriwang. Isama po natin sa ating banal na misa ang mga sumusunod na intensyon. Thanksgiving, Erlinda and Mina family, Jennifer L. Subaw, Lisel Book, Itiol, Pasiano Umbina and family, Sara Marie Paterno and family, Abundance of Blessings and Prosperity, Joseph Castro, Annie Almasin and family, Mr. and Mrs. Arzona and Arnais family, Dumicale Coronado, April Joy Lopez Suan, Juana C. Coronado, Angelica Abayari Noor, Joycel Basilan, Makasahot, Teresa Ermitaño, Roy and MC Ramos, Belinda Las Cañas. Para naman sa quick recovery, Abdullah Khalid Aldakil, Valentin Ombina, Maricel Santos, Maria Socorro Paterno, Bike Group Bikers, Sanaya Kakal, Mariam Liz Nuylan, sa Speedy Biker Group, Angelita Ramos, Bikers Group Fast Recovery, Evelyn Garcia. Para naman sa Special Intentions, Rance Vincent Biluno, Ortiz Family, Natividad Marquez, Maricel Navarro, Juanita Kabudlay, Alex Luis Ilocto, Marcus Blanco, Don Maria P. Varias. Para sa kaluluwa, Virgilio Biluno, Maximo Galea, Leonisa Galea, Domingo Beliesa, Gaudencio Nalangan, All Souls in Purgatory, Leodigario Lainez, Maxima Alcantara, Marcelino Alcantara, Erika Antonio, Jesus Talavera, Sofornio Laraya, Potrosina Concepcion Bercero, Almario Baguio Sr., Labiana Baguio, Steve Raffles, Christian James Baguio, Romel Dumalag, Claribel Ginto, Lourdes Villanueva, Maximo Villanueva, Angelito Cuela, Alberto Gonzaga, Emmanuel Gonzaga, Lemuel Gonzaga, Silverio Elento Sr., Caritina Ilan, Teresita and Crisologo Silvan, Andiolina and Soligo, Erlinda Agustin Almasin, Jesus and Hospicia Asis, Luisa and Alipio Almasin, Roy Galunangan II, Jivic Valenzuela, Darling Ragot, Donabel Grace Dime, Pablo Bacol Jr., Antonio Flores para sa second death anniversary, Emmanuel Sagit, Marieta Sagit, Dennis Ragotero, Prudencio Ragotero, Mary Lou Dativo, Umar Ramesh Reddy, Roman Ramos, Jose Q. Ontiveros, Regina O. Ontiveros, Father Romeo O. Ontiveros, at si Wilfredo Ontiveros. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang Linggo ng Pentecostes. Sa araw ng Pentecostes, biniyayaan tayo ni Kristong muling nabuhay. Ipinagkakaloob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang matatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Ang mangunguna po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ramon Marlon A. Magdosa, OFM Capuchin. Magsitay na po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na pagdiriwang. Thank you.
at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. Sumayin niyo rin. Mga kapatid, pakibati ang inyong katabi na Happy Birthday and Happy Mother's Day. Happy Birthday and Happy Mother's Day. Mamaya ko na i-explain bakit Mother's Day and Happy Birthday. Sa diwa ng pagkakaisa po natin sa banal na Eucharistia at sa kapistahan ng pababa ng banal na Espiritu Santo, tayo nagkakatipon-tipon katulad ni mahal ng mahal na inang Birheng Maria at ang mga disipulo. Puno ng takot, pero nang dumating ang banal na Espiritu Santo, nagkaroon sila ng lakas. Lakas na nagmula, walang iba kundi sa mahal na Diyos Ama, Anak at sa Espiritu Santo, walang takot na ipinahayag ang ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hari nawa, sa ating banal na pagniriwang, laging sintro sa buhay natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Sa unang bahagi, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, lumapag ang Espiritu Santo sa bawat apostol sa anyo ng dila ng apoy. Ito ang hudyat ng pagsilang ng bagong bayan ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano silang nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong aawitin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalay
manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Sa ikalawang pagbasa, ang Espiritu ang siya nagbubunsod upang ang lahat ay mapag-isa. Ang kanyang mga handog ay hindi dapat na magdulot ng pagkakahiwa-hiwalay, kundi pagkakaisa at kapayapaan sa pamayanan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipinman o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat bilang paggalang sa banal. Sa ating banal na gusto. Oh,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Uy sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga lagad ay nakakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga lagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupunit ka namin, Panginoon Jesus. Magsiyo po pang lahat. Again, pakibati ang inyong katabi ng Happy Birthday at Happy Mother's Day. Pwede po ba nating kantahan ang mahal na inang simbahan, ang mahal na ina? No? Saan? Ngayon ay pinag-iwan natin. Ikaw muna. Excited na. Pinagdiriwang natin tatlo. Flores de Mayo, Santa Cruzan, Pentecostes. Kaya ngayon ay Pentecostes, isinilang ang inang simbahan, kakanta tayo ng Happy Birthday. Maestro, sige. Sa inyo kung naramdaman niyo po yung naramdaman ko simula nung pag-umpisa pa lamang. Kakaiba ang linggong ito. Dahil na siguro, tunay ngang bumababa ang banal na Espiritu Santo at handa po tayong baguhin lahat. Handa po ba kayong baguhin ang banal na Espiritu Santo? Amen. Amen. Kaya mga kapatid, kung sa English pa sa ang responsorial psalm is, Lord, send out your spirit and renew the face of the earth. Lord, send out your spirit and renew the face of the earth. Every day, no? Lagi po tayong binabago ng Diyos. Kaya lang mga kapatid, marahil ang iba sa atin ay hindi naiintindihan dahil hindi nakikita ang banal na Espiritu Santo. May nakakita po ba ng banal na Espiritu Santo? Pakitaas ang kamay. Wala. Hindi katulad sa ating Panginoong Hesukristo na ang unang disipulo inilarawan kung sino si Kristo at si Kristo inilarawan kung sino ang Diyos Ama. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na nakita ng mga disipulo, nakita din natin ang Diyos Ama. Kung ano yung mga sinasabi ni Kristo, ganun din ang sinasabi ng Diyos Ama. At ganun din naman ang sinasabi ng banal na Espiritu Santo sa atin kahit hindi nakita. Sa mga pagbasa at sa ebanghelyo, sa apat na ebanghelyo, ano ang larawan ng banal na Espiritu Santo? Name one. Ha? Ano? Hangin. Sinong magsasabi na hangin? Wala?
Alibasa, mahangin kayong lahat. Hangin! No? Pangalawa, ano pa? Bilang apoy. Hindi kayo nakikinig sa pagbasa. No? At ano pa? Ibon or dove. Iwan ko lang kaya kung ang isang tao ay masasabi nating mahangin ay nandoon ang Banal na Espiritu Santo. Iwan ko lang kaya kung ang isang tao ay ang kanangdila ay Makati kasi tongue of fire, chismusa, nandoon ang Espiritu Santo. No? Hindi, no? Eh yung ibon. Ibon. Eh yung ibon. Ha? Yung dove, yung pigeon. No? Paano natin masasabi? Merong isang kwento doon. Minsan may isang pari na galing sa Ireland, yung mga Irish, no? Ay talagang doon sa Visayas ay talagang yan ang kanang site sa missions. Minsan doon sa bandang Luzon, na-assign siya, nagbakasyon. Kaya excited siya na mag-mission sa Pilipinas. Dahil sa confessional box at doon siya nagpakumpisal, dala-dala niya ang isang maliit na pocket dictionary. English, Tagalog, Tagalog, English. Ngayon, may isang lalaki na nangungumpisal at ang sabi, Padre, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Sige anak, ano po yung mga kasalanan? Galit ako sa aking biyanan. Nainis ako sa aking biyanan. No? Init na init yung ulo ko sa aking biyanan. Lagi akong pinakialaman. Tapos sabi ng pare, ano pa anak? Meron akong ipagtapat sa iyo, Padre. Padre, meron pa akong kulasisi. Alam niyo yung kulasisi? Sinong may kulasisi dito? Yung kulasisi, meron siyang kinakasama. Ngayon, ang ginawa ng pare, dahil Irish siya, ano ba yung kulasisi? Kinuha niya yung dictionary, binuksan. Noun, a good pig, a bird. Di tuwang-tuwa yung ano, pare. Sabi niya, anak, ilan ba ang kulasisi mo? Tatlo, padre. Ang dami. Pwedeng sa akin na yung dalawa, alagaan ko. O nga naman, napakahirap intindihin. No? At hindi natin maintindihan kapag hindi malinaw. At ang resulta, hindi pagkakaintindihan, maling pagkaunawa, pagkakawatak-watak, at pagkakagulo-gulo. Ang ating ebanghelyo, ang Banal na Espiritu Santo, ang kaloob niyang una ay pagkakaisa. Bakit? Narinig natin sa unang pagbasa na nung bumaba ang Banal na Espiritu Santo, nalukuban ang mga disipulo kasama ang Inang Maria sa loob ng isang bahay na kung saan puno sila ng takot, nakapinid ang pinto. Ang mga sundalo at mga Hudyo ay nasa labas, hinahanap sila dahil sila ay sumasamba sa ating Panginoong Hesukristo. At ang kapag sumasamba noon ay talagang pinapatay at ikinukulong at pinapakain, nilalapa ng leon at tigre. Ganun na lang katakot. Pero nung time na yon, bumaba ang Banal na Espiritu Santo at tumukob sa kanila. At silang lahat ay napuspos at nakapagsalita ng iba't ibang lingwahe. At naiintindihan naman ng mga nakakarinig. Paano nangyayari? Sinasabi sa ikalawang pagbasa. Dahil kahit iba-iba ang kanilang mga lingwahe, naiintindihan mga nakakarinig, dahil iisa ang nagpakaloob. Walang iba kundi ang Banal na Espiritu Santo. Kaya ang kaloob ng Banal na Espiritu Santo ay pagkakaisa. Yun nga lang, may mga tao na kung saan, hindi po tayo, walang ibang tinitingnan, kung hindi ang iba, gusto ng gulo, gusto ng pagkakawatak-watak. Masasabing nagsiservisyo, pero ang pagsiservisyo ay tinitingnan lamang ang iba. Pinupuna kung anong mga ginagawa ng iba at sinasabi sa iba. Mayroong bang pagkakaisa kahit pa nagsiservisyo ka sa simbahan? Hindi po yon. Di lang apoy na chismis ang meron. No? Kaya mga kapatid,
huwag po nating hayaan yung masamang espiritu na pumapasok sa ating kaluuban. Nang sa ganun, ang banal na Espiritu Santo, dapat yan ang paghahariin sa ating buhay. Napakalungkot tingnan kapag ang isang tao ay nagsiservisyo sa simbahan, ginagamit ang salita ng Diyos, pero ginagamit din naman niya ito para sa kasiraan ng iba. Kaya ang dahilan sa pag-alis ng iba ay hindi ang ebanghelyo, kung hindi doon sa ministro na kung saan nagpapatupad ng banal na ebanghelyo. Walang kasalanan si Kristo. Walang kasalanan ang banal na Espiritu Santo kung di kalayaan ng tao kung ano po yung kanyang gagawin, kung ano po kayang kanyang sasabihin tungkol sa isang tao. The freedom, mga kapatid. Kaya napakalungkot po ito. Sa ating sarili, tayo po ba'y nagkaroon ng kapayapaan dahil ang epekto ng pagkakaisa na ipinagkaloob ng Espiritu Santo walang iba kundi ang kapayapaan. Dito sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan, yung takot niyo, yung pag-alinlangan niyo. Tanggalin po ninyo yan, tanggapin ninyo ang kapayapaan. Yung mga nervyos ninyo, kung ano pong mayroong sitwasyon kayo, dahil wala pong kapayapaan ang inyong puso, dahil sa problema sa pamilya, problema sa simbahan, problema sosyal, sa sosyalidad, problema na kung saan lahat po tayo may problema. Kaya hindi po talaga magkaroon ng kapayapaan. At yun ang definition po natin na hindi magkaroon ng kayapaan dahil may mga problema at may mga conflict po tayo sa buhay. No? May kapayapaan ba sa iyong puso? May kapayapaan po ba sa iyong pamilya? May kapayapaan po ba sa inyong trabaho? May kapayapaan po ba sa lipunan na ating ginagalawan? May kapayapaan po ba dito sa loob ng simbahan kung saan tayo po yung naghahanap ng kapayapaan? Pero hindi po natin ito masusumpungan dahil nakikita natin problema at conflict doon sa ating sitwasyon na meron po tayo. Mga kapatid, peace is not the absence of conflict. It is the ability to handle conflict by peaceful means. Hindi mawawala ang conflict. Hindi mawawala ang problema. Dahil kung mawawala ang problema, patay na po tayong lahat. Yun po ang walang problema. Ang ipinagkaloob ng banal na Espiritu Santo ay pagkakaisa. Ang epekto nito ay kapayapaan. Peace and unity coupled together. If you are not able to attain the genuine peace, then you cannot live the true unity. And if you don't have true unity, you cannot live a true or genuine peace. Kahit pasasabihin, nagkakaisa po tayo nito. Pero may kapayapaan ba sa ating puso? Mayroong mga conflict. Huwag nating ayawan. Oo, nandoon ang takot. Pero huwag ninyong kalimutan kung ano ang merong kapangyarihan ang banal na Espiritu Santo para pangunahan kayo. Para suungin ang lahat. Para malampasan ang lahat. At ang daan na yan ay tungo sa kabanalan. Mga kapatid, ang Espiritu Santo ay hindi sanhi ng pagkakawatak-watak. Hindi sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay. Hindi sanhi ng pagkakaintindihan. Ang Espiritu Santo ay nag-uugnay. Ang Espiritu Santo ay nagtitipon-tipon. Ang Espiritu Santo ay nagbubuklod-buklod. Sa hapong ito, hilingin natin sa banal na Espiritu Santo ang walang sawang patuloy niya sa paggabay sa atin na pagkalooban po tayo ng kapayapaan, pagkalooban po tayo ng pagkakaisa tungo sa ating paglalakbay na kabanalang tao patungo sa Diyos Ama. Kaya mga kapatid, we are blessed dahil ang mahal na ina, Flores de Mayo, in connection with Santa Cruzan and Pentecostes, it becomes united this day. Flores de Mayo, since first day of May until the end of May. Pero hindi po natin nagagawa sa kadahilanan na limited po yung oras at panahon at lugar po natin.
Pero sa ating bansa, napalakalaking tradisyon pa ito o festival. The Flores de Mayo is the queen of the all festivals. Ang Flores de Mayo, Flowers of May, isang tradisyon ng mga Spanish colonial na ipinamahagi sa atin para i-express yung pananampalataya, para magiging ang ating pananampalataya ay magiging malakas, matatag sa oras ng mga panahon ng problema at kahirapan. Dahil noong unang panahon, tested na po ito, sila, ang mga farmers, wala pong tubig na kung saan ang kanilang mga pananim ay makapamunga at mabubuhay at makapamunga po ito. Humihingi sila sa mahal na ina na magkaroon ng ulan at ibinigay ang ulan. At sa unang ulan at malakas na ulan, nagkaroon ng ulan ng Mayo, yun doon po umuusbong ang bulaklak. Kaya, ginagawa po na itong festival, expression of faith. Hindi po mawawala po sa atin po ito dahil ito po'y nakaugat, nakadikit sa atin. It's just like the Holy Spirit when we are baptized. The Holy Spirit is in part in us. And this is the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit with the disciples, with Mary, is in the room, the upper room na kung saan nagdadasal sila. At yung mga tao na yon noon na humihingi ng milagro na kung saan magkaroon ng ulan, binigyan. At ito po yung ating pananampalataya na isinabuhay until now, kahit saan po tayo. Ang Santa Cruzan, bakit meron? Ang Santa Cruzan is the pinnacle of the festival. This is the highest point of the festival na kung saan this is part of the festival of me, but the culmination of the festival. Because it refers to Jesus Christ Himself. We could not separate Mary and Jesus Christ from womb up to the tomb. Nandoon ang mahal na ina sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya magpapasalamat po tayo sa mahal nating ina na kung saan lagi po tayong dinadala niya sa ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo, pag-akyat niya sa langit, ganon din naman ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo. Ang pagpapatuloy ng misyon ng ating Panginoong Hesukristo na sasabihan ang lahat ng mga sangkatauhan na merong amang nagmamahal sa lahat ng sangkatauhan. At hindi po doon natatapos ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo na ipalaganap ang pagmamahal dahil nandoon ang Espiritu Santo at ang bawat isa na nahipo ng banal na Espiritu Santo ay magpapalaganap ng pagmamahal na ito. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya ng Espiritu Santo, pinagdahan ng isang tamay ng bilhe, pinagpakasakit ni Pontio Pilato, pinakot sa krus na matay ng hindi, nanakaw sa eroonan ng mga imaw na may tatlong araw na buhay magmuli, umakyat sa langit, nalulutok sa kanilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula para ito at tumuog sa buhay at namatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng kapatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Ama, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunluran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan
at na ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, isugo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Pasandaling katahimikan, isama natin ang ating mga kahilingan na natili sa ating isipan at kalooban. At saka sa mga mahal natin sa buhay na yumauna. At mga kahilingan na naayon sa kalooban ng Diyos para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo sa amin ang Espiritu Santo. Pakinggan mo, Ama, ang iyong sambayan ang nagtitipon sa panalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami, katulad ng pagkabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiyo po pong lahat sa ikalawang bahagi, ang huling hapunan. Alangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Kapatid ng Panginoon, patahain sa iyong mga kamay, sa kapurin niya at karangalan, sa ating kapakalabangan at sa buong sambayan ng Panginoon. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap, ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglahat ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat at tayo pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Hesukristo.
na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa, kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Aldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
pagpipili ng nakagaling ng utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangin ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng mga kakanan sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
nagiging kami sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna para sa parish announcements. His Excellency Bishop Aldo will be doing his pastoral visit to all four parishes from June 5th to 16th. We welcome him, Reverend Father Matthews Francis, Carmelite, the former Vicar General of Abona, is in critical and hospitalized in Kerala. Kindly keep him in your prayers. On May 31st, Wednesday, the Feast of the Visitation of Blessed Virgin Mary, the 6:30 p.m. Mass inside the church will be followed by a candlelight procession and a grand rosary to be recited in various languages at the grotto. All are invited to join. The parish English Holy Hour will be on the first Friday, June 2nd, from 4:45 to 5:45 p.m., the English Mass will start at 6 p.m. Due to the soaring summer temperatures and to avoid any casualty, we have decided that burning of candles will be gradually discontinued. Meanwhile, we are planning an eco-friendly electrical candles which will be introduced in the coming months. Kindly bear and cooperate with us. Additional announcement, ang St. John Paul's Choir ay nangangailangan ng male members para sa tenor at bass. Sa mga interesado ay makipag-ugnayan kay Bro Jun Limos sa numerong 500-10097. Ang El Shaddai PPFI Kuwait Chapter ay inaanyayahan ng lahat na dumalo sa kanilang Catholic Life in the Spirit Seminar na gaganamit mula sa 1 p.m. hanggang 2:45 p.m. sa Holy Family Hall sa mga sumusunod na petsa, June 2, 9, 16, 23, at July 2. Ang PCK Worship Ministry ay nananawagan po sa mga Pilipinong Katoliko na nagnanais magpakasal na magkakaroon ng kasalang bayan
sa darating na Nobyembre 16, 2023. Para sa mga detalye ay makipag-unahin po kina Sis Pelita 9098-6785 o kay Bro Joel 6060-8161 for the updates, events, and announcement of the Holy Family Cathedral, Filipino Community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait. Maraming salamat po. Nais ko pong pasalamatan ang PCK FMC Ministerial Council sa pagbuot pagbubuklod ng Flores de Mayo at Santa Cruzan sa panahon sa pistahan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa mga Eucharistic ministers na nag-serve po sa atin, sa mga lectors and commentators, sa Kristan, mga choir, no? At sa mga iba pang mga ministries na kumakalahok po dito sa 21 Virgin Mary's title and 19 biblical figures. Hindi ko umabot pa ng 19 po yan. Maraming po salamat. Nandun po lahat ng mga ministries. Sa service ministry, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong lahat, wala pong sawang nagsisimba at hindi po talaga tayo magsasawa dahil lagi pong puno ang ating simbahan. Ang Diyos ay nagagalak sa atin, lalo't higit sa mga kaloob na binabahagi niya sa atin at ibinabalik natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Pasasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa lahat ng ito. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. Iyoko ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo. Dilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang pagkahangad, kapag lubos na sumikat ang liwanag, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang mapanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.
Thank you.